Kamusta mga giliw kong manonood? Para mabawasan at pagod stress natin sa buhay, halina't atin pong tunghayan ikasampung kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Pagising ko ng maliwanag na ay wala na sa tabi ko si Logan. Ngunit may nakita kong isang baso ng gatas sa lamesita na may nakadikit na note. Bumangon ako at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri ko. Hindi pa man ay napangiti na ako na makita kong sulat kamay niya sa munting papel. Honey ko, umalis lang ako sandali pero babalik din agad sa iyo. Pinaghanda na kita ng agahan mo. Kumain ka ng marami ha? Inumin mo rin ang gatas mo. I love you. Honey mo. Halos ayaw mapigtas ang ngiti ko sa sulat niya. Dito pa lamang ay kinikilig na ako. Tiningnan ko ang baso ng gatas at saka ininom. Habang ginagawa iyon, hindi ko maiwasang pasadahan ng tingin ang kabuuan ng kwarto niya. Mas maganda ito kaysa nung salinggayen. Mas malaki ang space at halatang mamahal ng mga mebles. Ngunit mas napako ang paningin ko sa painting na nakasabit sa ulo na ng kama niya. Kahit papaano, may marunong naman ako sa arts. Doon ko rin yata nakukuha ang talent ko sa pagdidisenyo ng cakes namin. Lumapit ako sa painting at mas tilingnan ko iyon. Kapansin-pansin agad ang nag-iisang babaeng nakatayo sa gitna ng maraming tao. Pero ang kabehan ay puro walang mukha ang mga nakapaligid na tao. At pare-parehong madilim ang kulay nito. Maliban sa babaeng nakaputi sa gitna. Oasis. Ito ang nakasulat sa ibabang bahagi ng painting. At sa ilalim ay may nakasulat na initials, LM at petsa. Bago pa lamang ang petsa nito, kailan lang natapos itong gawin? He's into painting, sabi ko sa sarili. Kung hindi ako nagkamali ay si Logan ang nagpinta nito. Isa na naman ito sa bago kong nadiskubre sa kanya. Nanatili pa ang ilang saglit sa pagtingin ko sa painting. Sa interpretasyon ko, pag-asa ang nais niyang ipabatid. Dala ang wala nang laman na baso, tumungo ako sa kanyang kusina. Bigla kong naisip na dapat ko palang tawagan si Lucy. Pero ang sabi naman ni Logan, siya nang bahala sa trabaho ko. Nag-aalala naman ako na may iba ang lasa kung iba ang gagawa. Mas maigi sigurong kumbinsin ko si Logan na pauwi na ako para may pagpatuloy ang trabaho ko. Pagkapasok ko sa dining niya, nakita kong meron na raong mga nakahain na pagkain, pati pinggan na gagamitin ko. Yung tipong ako na lang ang hinihintay. Inangat ko ang mga takip at bumungad sa akin ng hotdog, fried egg, ham, fried rice at iba't ibang klase ng prutas na nakahiwa na. I wonder anong oras siya gumising para mailuto ang lahat ng ito. Ramdam ko ang pagbubunyi ng puso ko dahil sa pagiging maalalahanin sa akin ni Logan. Parang lalo lang akong nahuhulog sa kanya nito. Papaupo na ako para kumain nang may ilang mabigat na kamay ang kumatok sa pintuan. Napalingon ako sa labas at kumunot ang noo. May inaasahan bang bisita si Logan? Bago pa ako makarating sa pinto, ay makailang beses pang kumatok ang tila naiinip na tao sa labas. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang dalawang babae. Pareho ko silang tiningnan. Ang nasa harap ko ay sa tingin ko ay hindi nalalayo sa edad ko. Ang isa naman ay tila nasa 50s na. Tiningnan din nila ako pabalik. I felt intimidated the way they looked at me. Base pa lang sa kanilang kasuotan, masasabi kong may mapagmamalaki sila kaysa sa akin. Nang binalik ko ang tingin sa mas batang babae, pinagtaasan niya ako ng hilay at pinasadahan ang tingin mula ulo hanggang paa. Bahagyang nag-intang pisngi ko dahil suot ko pa rin ang damit ni Logan. Sino po sila? Magalang kong tanong. Kahit napakiramdam ko, kakainin nila ako ng buhay. Pero imbes na sagutin nila ako, tinulak pa nila ang pintuan kaya napaatras ako. Pumasok sila at patabog na sinaran sa mas batang babae ang pinto. Bahagya akong kinabahan. Sino po ba kayo? Tanong ko sa mas pinatapang na boses. Nilibot nila ang tingin ang unit na tila may hinahanap. Nasaan ang anak ko? Tanong ng ginang. Sa higpit ng pagkakapaikot ng buhok niya, tinutumbasan noon ang prominente niyang mukha. Ang kanyang madugong lipstick ay nagpapatingkad ng kanyang kasungitan. But she was Logan's mother? Tumodo ang kaba ko. Hindi ko akalaing maaari kong makilala ang ina ng lalaking iniibig ko. Tumikhim ako at kumiti sa kanya. Umalis po, ma'am.
Kaninang umaga pa po siya nakaalis. I was hoping na through smiling may papapalambot ko ang mukha niya. But I was wrong. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ngunit halos mawalan ako ng balanse nang utulak ako sa aking balikat ng isa pang babae. Nanlaki ang mata kong napatingin sa kanya. Matangkad siya at mas lalo pang tumangkad sa suot niyang heels. Dito ka pala niya tinatago. Gaano na kayo katagal? Kumunot ang noo ko. Why do I feel that these people are rude? Oh? She smirked pero halata ang panlilisik na mata niyang natatabunan na makapal na itim na eyeshadow. Pinasadahan niya ako ulit ng tingin. Ano? Magpapanggap kang walang alam? Kilala ko na ang tipo mo. Hoy, malanding babae. Ikakasal na kami ng lalaking nilalandi mo. Ako ang fiancing ni Logan. Malandi ka. I stand on my feet. Naramdaman ko kaagad ang paggapang ng lamig sa aking ulo at batok. Hindi ako nakagalaw nang lumapit pa siya sa akin. Pinagtaasan ako ng kilay. Siguro pakiramdam mo na kabingwit ka ng bilyonaryo, kaya pinagdulduran mo ang makatimong katawan kay Logan, no? Bakit? Pinangakuan ka ba niya ng kasal? Bahay? Pera? Sarap na sarap ka pa sa pagpapagamit sa fiancé ko? Hindi ako makapaniwalang nakatingin lang sa kanya. Ang bawat salitang binitawan niya ay umiukit ng kerot sa aking dibdib. I suddenly wanted to call Logan. Gusto kong paalisin niya ang mga taong ito. Hindi totoo yan! Sinampal niya ako. Halos mabingay ako sa lakas ng sampal niya. Natakot ako at kinabahan. Michelle! Tawag sa kanya ng ginang. Pero hindi nagpapigil ang babae. Hindi agad ako nakahuma nang hablutin niya ang buhok ko at sinabunutan. Malandi ka! Mukhang pera! Pinilin mo pang humutot ang pera sa fiancé ko, malandi ka! Halos paikutin niya ang buhok ko. Hinawakan ko ang kamay niyang hila-hila ang buhok ko. Ang higpit at halos maramdaman ko ang pagbanat nito sa aking anit. Masakit, takot, kaba at hapdi ang naramdaman ko. Lalo na nang kaladka rin niya ako papunta sa kusina. Ang ginang ay pinanonood lamang ang ginagawa sa akin ng babae. Tama na po! Nasasaktan na po ako! My voice shook. I was so scared not just for me, but the baby inside my womb. She freed my hair. Nangatog ako sa takot at iyak. Sumabog ang buhok dahil sa sabunot niya. Niminsan, hindi ako nakipag-away ng ganito. Kaya ang dagundong sa puso ko ay ganoon na lamang. You shouldn't mess up with me! Inilanghak pang niya at inundayan ng malakas na sampal. Hindi ako kaagad napakapit sa pader kung kaya halos sumampas ako sa sahig. Sa lakas ng impact ay sumakit ang balakang ko. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Napaiyak na ako. Tama na po! Pagmamakaawa ko. Itinaas ko pang kamay ko bilang pagsuko. Tama na po! Buntis po ako! Napahinto siya at nanlilisik ang mga batang tiningnan ako. Narinig ko rin ang pagsinghap ng ginang sa likod ko. At sinong ama niyan? Si Logan ba? Sigaw niya sa akin. Kahit na natatakot ay tumango ako. Umaasang hindi nasasaktan pa dahil sa aking kalagayan. Pero nagimbal ako nang sumigaw siya at tinilang buli ang buhok ko. Napatayo ako sa hila niya. Walang hiya kayo, mga manluloko! Sigaw niya at saka ako malakas na tinulak sa lamesa. Sumubsob ako at sumentro ang edge ng lamesa sa aking tiyan. Naglaglag sa sahig ang ilang plato at nabasag. Ang nilakhang tunog noon ay walang silbi sa sakit na idinulot noon sa akin. Sumigaw ang ginang. Michelle! She's bleeding! Bakas ang takot sa kanyang boses. Natigilan ako at hirap na napatingin sa aking baba. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang pag-agos ng dugo sa aking binti. Kasabay noon ay ang pananakit ng puson ko. Para na akong mauupo sa pagtayo kung kaya't kumapit ako sa gilid ng lamesa upang kumuha ng suporta. No! No, no! Halos hindi ko na makilala ang aking boses sa iyak ko. Tiningnan ko pa sila upang humingi ng tulong pero pareho silang namumutla at gulat na nakatitig lamang sa akin. Ma! Ate Michelle! Anong ginagawa niyo di? Oh my God! What happened? Ate Camila! Takot na takot akong tumingin kay Lara. Agad niya akong nilapitan. Lara! Tulungan mo ko! Ang baby ko! Tulungan mo ko! Nakita ko ang takot sa kanyang mukha at pag-aalala. You're bleeding! Oh my God! Kuya Tristan! Pero halos mawala na ako ng malay dahil sa samot-saring nararamdaman.
The next thing I knew, we're screaming. Binuhat ako ni Tristan at binabasa sa sakyan. Panay ang sigaw ni Lara. Kinakausap niya ako pero hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko na alam pa ang sumunod nangyari. But I was thinking of my baby and Logan. Palakad-lakad lang si Lara sa harap ng emergency room kung saan ipinasok si Camila. Hindi ako mapakali. Binabalutan ako ng takot at kaba. Patakbong pinuntahan ako ni Kuya Tristan. I know he was nervous too. We don't really expect na makikita namin doon sina Mama at Ate Michelle. But what's worse was to see that Ate Camila is bleeding. Where's Mom? He heaved out a sigh. Home. Sinama pa si Michelle. Did you call Kuya? Kinabahan na naman ako. Umiling ako. Hindi pa. Natatakot ako. I am. Dahil alam na alam ko kung gaano kamahal ng kuya ko si Ate Camila. Hindi ko pa masyadong kilala si Ate Camila. Pero kitang-kita ko ang nagawa niya ang pagbabago kay Kuya. You have to call Kuya Lara. Mariin na utos niya sa akin. I have to. Kaya nanginginig na tinawagan ko si Kuya Logan. Dalawang ring ay sinagutan niya ang linya. Yes, Lara? I swallowed. Kuya, you have to come here. Where? Pauwi na ako sa kondo. Susunduin ko si Camila para magpa-check up. Baka sumunod na lang kami. Dinig ko pa ang saya sa kanyang boses. No, Kuya. Nandito kami sa ER. Nandito si Ate Camila. What? What happened? Bahagyang tumaas ang boses niya. Ngunit hindi ko muna sinabi ang lahat. Binigay ko pa lamang ang pangalan ng ospital at agad niyang pinatay ang linya. Ilang sandali pa ay lumabas na ang isang doktora sa emergency room at nagtanggal ng maska bibig. Agad akong lumapit. Doktora, kamusta na po ang sister-in-law namin? Agad kong tanong. Ewan ko, pero sobrang takot ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Ngunit ang mukha ng doktora ay mas lalong nagpatakot sa akin. Lumapat ng mariin ang kanyang labi at bumuntong hininga. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang pinunasan ng luha ko. Awang-awa ako sa nakikita kong pasakay Ate Camila. Namamagampisin niya at putok ang kanyang labi. Ang kapatid kong si Kuya Tristan ay tahimik lamang sa aking tabi. Ngunit pareho kaming napatingin sa pinto ng kwarto nang bumukas ito. Humahangos na pumasok si Kuya Logan. Hindi niya kami tinignan at tinungo agad ang natutulog pang si Ate Camila. Nakita kong napatigil siya na makita si Ate Camila. Nasasaktan ako para sa kanila. Han? Mahinang tawag niya. Lumapit siya dito ngunit tila natatakot na hawakan ang mukha nito. Pinagmasdan niyang maigi si Ate Camila. Nakita din niya ang malaki nitong pasa sa braso. He looked at us. At hindi na ako nagulat pa na makita ko ang pagdilim ng mukha niya. Umigting ang kanyang panga. What happened, Lara? Ginapangan ako ng kaba nang marinig ko ang mariin niyang boses. Tumayo ako. I don't know exactly what happened, Kuya. Naabutan ko na lang sina Mama at Ate Michelle sa unit mo. And Ate Camila was crying and bleeding. Binalik niya ang tingin kay Ate. Marahan na hinaplos ang pisngin nito. Sinakta nilang fiancé ko. Anong sabi ng doktor? Is she okay? Napalunok ako. The doctor said she's fine, Kuya, but it will take time para tuluyang gumaling ang mga sugat niya. And our baby? He immediately asked. Sumikdo agad ang sakit sa dibdib ko. Parang ang hirap-hirap. Hindi agad ako nakasagot kaya nilingon ako ni Kuya. Kamusta ang anak namin ni Lara? Ulit niya. Humigop ako ng hangin. Ngunit nanginig pa rin ang labi ko. Nalaglag ang bata, Kuya. Tahimik naming pinanood si Kuya habang hawak niya ang kamay na natutulog pang si Ate Camila. Matapos niyang malaman na nalaglag ang anak nila, hindi na siya gumalaw pa sa kanyang pwesto. Pero halos mahabag ang puso ko nang ilang beses niyang hinalikan ang kamay ni Ate Camila. He was hurt. Kahit itago niya, alam kong labis na nasasaktan ang kuya ko. But it was quite alarming that he didn't say anything. Natatakot ako at binagabag. If he was quiet, he was thinking. That's the Logan Mercadejas I know. Pero nang biglang tumayo si kuya ay napatayo rin ako. Because I saw his fist clenching very tight. I cannot just shun the fact that he was angry, pissed, mad. Kuya? Mahina akong tawag sa kanya. I was hoping na may kailangan lang siya. Where's Michelle?
I felt the dangerous tone on his mad voice. I didn't answer but Kuya Tristan willingly responds. Sa mansyon, sinampa ni Mama. Tinignan ko pa si Kuya Tristan. Talagang balak niyang sabihin. Hindi ba niya nararamdaman kung gaano kagalit ang kuya namin? O baka gusto niya lang ding makaganti kay Mama dahil sa ginawa nito sa asawa niya? Don't leave, Camila. I'll be back. He stated at saka malalaking hakbang nilisa ng kwarto. Na-alarm ako. This is not good. Kuya! Lumabas ako at sinundan ng kuya ko. Pero sa tangkad niya, hindi ko na siya naabutan. Hanggang sa makasakay ng sasakyan niya at humarurot paalis ito. Nagtawag agad ako ng taxi. Alam kong pupuntahan niya sa mansyon sina Michelle at Mama. Manong, pakibilisan po! Sabi ko sa driver dahil talagang hindi ako mapakali. Pagkarating ko sa mansyon, nandoon na ang sasakyan ni Kuya. He didn't even bother to park it properly. Bumilis ang takbo ng puso ko. Lalo na nang makarating ako, nang galit na sigaw mula sa loob. Nagmadali akong pumasok sa loob. Bumungad sa amin ang aming mga sambahay na nakatingin sa taas. They all look shocked. The terrified written on their faces were the evidence. Si Kuya Logan? Humahangos kong tanong sa kanila. Lilette looked at me. Nasa taas po, senyorita. Galit na galit na hinanap ang senyor at Ma'am Michelle. Itinuro pa niya ang paitaas. Kumaripas ako ng takbo paakit sa taas. Nilingon ko pa ang dalawang pasilyo namin. But on my left, I heard a screaming and shouting. Tumakbo ako at tinungan nakabukas na pinto ng isang kwarto. It was the guest room that Michelle always occupied. Paglapit ko, halos mapasingap ako na makita ko ang basag-basag na figurine at vases namin. Pumasok ako na marinig ko ulit ang sigaw ni Mama. Logan, anak! Huminahon ka! My mom pleaded. Nasa likuran niya ang maputla na takot na si Michelle. Pero tila hindi pinakinggan ni Kuya. He is panting because of anger. His fist was clenching too tight. Halos mamuti na ang kamao niya. Nagulantang ako nang habulutin ni Kuya ang lampshade at pinalo sa malaking flat screen TV sa kanyang gilid. Sabay na tumili si Michelle at Mama. Napaawang ang labi ko sa gulat. Nawasak ang TV at maging ang lampshade. Kuya! Kitang-kita ko ang palalaki ng mga mata ni Michelle nang iilang hakbang siya ni Kuya. Sa sobrang takot pa ay tumakbo ito papasok sa banyo. Sinundan siya ni Kuya at pinagpapalo niya ang pinto. Nilapitan siya ni Mama at sinubukang hawakan pero nagdidilim na mukhang nilingon siya ng Kuya. Tumigil kayo! You don't have any idea how much I loathe you! Ang babaeng mahal ko pinagtulungan ninyong dalawa! Sigaw niya kung kaya napayak si Mama. She lost her elegant, sophisticated aura dahil sa gulat na makita na magkaganito si Kuya Logan. This was the first time. He looked like a monster. Ang tanawing iyon tila kinurot ang puso ko. Yung tinatag na matigas sa puso ng Mama ko, natibag nang makita niya kung gaano kasuklam ang Kuya Logan. Kahit naman ako, ay hindi ko may kakailang hindi maganda ang ugali ng ina namin. Mahal siya ni Dad, kaya nasusunod ang gusto niya. Pero ngayon, isang walang muwang na bata na sa sinupupunan pa lang ay nawala dahil sa kanila. Kuya Logan supposed to be child. Anak! She said in between her sobs. Ngunit hindi nagpapigil si Kuya. Walang iyak ang nagpaawat sa kanya. Sinipa niyang muli ang pintuan. Narinig ko pa ang sigaw at pagmamakaawa ni Ate Michelle mula sa loob. Pero kahit ako ay natatakot sa maaaring gawin ni Kuya. Hinampas niya na malakas ang doorknob kung kaya sa sobrang lakas ng pwersa ay nasira ang stand ng lampshade. Isang sipa ang ginawa niya kung kaya bumigay ang pinto. Sumigaw muli si Ate Michelle. Malaking hakbang ang ginawa ko papunta doon nang pumasok ang galit na si Kuya. Ngunit napatakip ako sa aking bibig na makita kong kinwelyohan ni Kuya si Ate Michelle at tinutulak sa pader ng banyo. Ang mas nakakatakot sa akin ay ang nakaambang ang kanyang lakakuyom na kamao. His gentleness were gone. His respect was gone. His humanity was gone. Kasabay ng paghagulhol ay nakahawak sa braso niya si Ate. Logan, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong sasaktan. Pakiusap niya. Anak, please calm down. My mom pleaded again. Pero sinakal ni Kuya si Ate Michelle. Lumapit ako doon at pinigilan ang kamay ni Kuya. My heart was breaking.
Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Kitang-kita ko ang kayamanan ng puot sa kuya ko. I have no mercy for you, Michelle. We talked. I paid all your family's debt. And in return, you brutally hurt the woman I love. Pinatay mo pa ang anak ko. Pinatay mo ang anak ko. He shouted. His teeth were gritted in anger. Nagulat ako sa sinabi ni kuya. My mom even gasped. I stared at him. My heart ached. He already told her about Ate Camila and paid millions for Villarama's debts. He settled everything for Ate Camila. Kuya? Hikbi ko habang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi niya ako tiningnan. Dahil sa inyo, nawala ang anak ko. Dahil sa inyo, nasa ospital ngayon ang mahal ko. You took away my child, so I'll take yours. At mas dininan pa niya ang sakal kay Ate Michelle. Nagpanik na kami ni Mama. Kuya, please! Tama na! Kuya Logan, tama na! Sumasakit ang aking lalamunan. Paulit-ulit ako nagmamakaawa kay Kuya. Pero nang makita kong hindi na makahinga si Ate Michelle, umiiyak na niyakap ko si Kuya mula sa kanyang likuran. Kuya, tama na! Mas kailangan kayo ni Ate Camila! Kailangan ka ni Ate Camila! I said while praying that he would stop. And I was right. Naramdaman ko ang unti-unting paglambot ng kanyang balikat. Inangat ko ang aking tingin sa kanya. Umubo si Ate Michelle matapos tuwagan ang kanyang kamay sa leeg nito. But we are both stunned nang suntukin ni Kuya ang tal sa ulunan ni Ate Michelle. Ilang segundong hindi nakagalaw si Ate. Ngunit nang makakuha ng tiyempo, halos gapangin nito ang sahig makatakas lamang kay Kuya. Umikot ako para tingnan siya. Kuya? He was crying. Wala na akong nagawa pa at niyakap ko na lang mahigpit si Kuya Logan. Hindi ko alam kung paano ko pa siya matutulungan. Nabawasan man lang ang sakit na nararamdaman niya. But he cried on my shoulder. Isipin mo lang si Ate Camila, Kuya. She needs you. Higit kanino man ay ikaw ang kailangan niya ngayon. Be strong. Ngunit paano ko ba masasabi sa kanya yon kung ang pamilyang inaasam niya ay nawala na lang bigla? Unti-unting minulat ni Camila ang mga mata niya. Puting kisame at aninag ang nagbumula sa ilaw ang aking nabungaran. I was not familiar with the ceiling and even the touch of the mattress I was with. Nang masanay ako sa liwanag, isang tao lamang ang unang pumasok sa isip ko. Logan? I murmured. Pero minamalat pa ang aking boses. Ate Camila! You're awake! Tatawagin ko lang ang nurse. Napating ako sa pinanggalingan ng baritonong boses and the tall man standing near the door. Inisip ko pa kung sino siya. He is Tristan, Logan's brother. Lumabas siya at iniwang nakabukas ng pinto. Paano ko napunta dito? Nurse? Nasa ospital ako. At saka ako naalala ang mga huling pangyayari nang mulat pa ako. I was bleeding. Logan's mom and his fiancé. Sumikdo ang aking nararamdaman. Bumalik ang sakit na naramdaman ko. Sinugod at sinaktan ako ng nobya niya. Ikakasal na pala siya sa iba. Niloko niya pa ako. Pinaasa. Pinangakuan ng kasinungalingan. Pero nagdugo ako. Nakita ko ang pagdaloy ng dugo mula sa akin. Ano nangyari sa anak ko? Napatingin ako sa pintuan. Ang pumasok ang isang nurse at si Tristan. They went on me. Agad akong binabagab ng sarili. Kamusta ang baby ko? Tanong ko kaagad. I-check lang po natin kayo, ma'am. She said instead. Pero gusto ko nang malaman ang kalagayan ng baby ko. Nurse, ang baby ko. Buntis ako. Pero tumama kasi yung tiyan ko sa matigas na bagay. Gusto kong malaman ang kalagayan ng baby ko. I raised my voice. I don't care about myself. All I want to ask was my baby. Hinawakan ko ang braso niya. Lumapit sa magkabilang gilid ko si Tristan. I looked at him. What about my baby? Relax ka lang, Ate Camila. Pabalik na si Kuya Logan. He said and calming me. Pero umiling ako. Nasaan ba ang doktor nyo? Bakit hindi nyo nalang sagutin ang tanong ko? I felt frustrated. Ilang sandali pa akong palaging nakasigaw bago may pumasok na doktor. She looked at the clipboard and looked at me calmly. Gusto kong bumangon at tumayo man lang, pero nahihirapan ako. Pakiramdam ko, parang may ginalaw sila sa akin. Your vitals are okay, Miss Camila. Yung mga basa mo through proper medication ay gagaling ka agad yan.
You just need the rest, Miss Mondragon. Kamusta po ang baby ko? I eagerly ask her. Titig na titig ako sa kanya. Pero bakit parang may mali sa kanya? Dumiin ang kanyang labi at bumuntong hininga. I looked around the people in the room. At lahat sila ay pare-pareho ng itsura. I'm sorry, Miss Mondragon. Hindi na kinaya ng baby. You had miscarriage, she clearly stated. Hindi ako nakakurapan lang matapos niyang sabihin iyon. Was it a joke? Miscarriage? Imposible. I scoffed at them and shook my head. I was waiting for them to uncover their not-so-funny joke. Hindi! Hindi totoo yan! Ipinatong ko ang aking mga kamay sa sinapupunan ko. Nandito pa ang baby ko. Nararamdaman ko nandito pa siya. Pero tila awa ang nakikita kong reaksyon nila. Isang hikbi ang kumawala sa akin. That's not true. My baby is alive. That's not true. Buhay ang anak ko. Buhay ang anak ko. Paulit-ulit kong sabi. I'm so sorry. Ang sinabing iyon ng doktora ang nagpakawala sa isang panibagong hikbi mula sa akin. Umiling ako kahit ng patuloy ang pagdaloy ng luha ko. They left the room. They left me dying. Ang kirot na akala ko yung posibleng maramdaman ay tila unti-unti akong pinapatay. Umiyak ako ng umiyak na halos hindi na ako makahinga. Tristan went on my side and caressed my back, but it didn't even lessen the pain. Ang baby ko! Ang baby ko! I said repeatedly. Mas mainam ng malumpo na lang ako kaysang malamang wala na ang anak ko. Ni hindi ko pa siya nahahawakan. Hindi ko pa nakikita ang itsura niya. Kung sinong kamukha niya, kinuha na siya sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit sa aking puso. I am supposed to be a mom. I was. I cried out my heartache. Pero parang walang silbi ang luha ko. It only took one day and all the good things were gone. Ang bilis dumating ang biyaya sa akin. Ganun din pala kabilis na wala ito. I don't even know how long I cried. Hanggang sa humupa ang aking luha. Napagod pero mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Natulala ako. The man beside me was just staring at me. Tristan? I called him. Tumayo siya agad na parang hinihintay lamang ang tawag ko. Are you hungry? Do you need anything? Tiningnan ko siya at umiling. Pwede ko bang mahiram ang phone mo? Then, he looked a bit surprised. Pero inabot niya rin sa akin ang phone niya. Here! Nagpasalamat ako at saka denial ang kabisado kong numero niya. Sa pangatlong ring ay saka siya sumagot. Hello? Sino to? The same sweet voice welcomed me. Ma? At dito na po nagtatapos ang 10th kabanata ng aking kwento. Salamat po!